morning mga kalupa. Dinliber yung ating pagong. Ito ngayon gagamitin ko dun sa aking mababang area na hindi halos ngayon mahantraktor kasi sobrang malambot, matamak, babad na babad sa tubig. Kaya ngayon, dinala na namin dito sa bukid para subukan kung aprobado ba yung ating pagong o tarteller. Yan yung dati naman itong ginagamit na, kaya lang siyempre nauso na ngayon yung mga rotivator. Yun na nga ngayon ang ginagamit sa ating mga mga magbubukid na nasa mga mapababang lugar. Ang problema dito sa akin, yun nga, dati pinaro-rotivator ko, ngayon palibasa nga sumubra ng babad na babad sa tubig, ibinalik ko na nga sa dati yung pagkukultiba. Tayo ngayon nagpa-araro sa kalabaw, nagpa-araro sa disc plow ang tractor, at ngayon nga imbis na rotivator ay ito na yung ating susunod na gagamitin pang halo at saka pang kultiba doon sa ating mababang area na masyadong malalim yung putik, tamak. Kaya ngayong oras na to ay igagaya ko para ilusong na sa bukid mga kalupa. Ngayon mga kalupa, isusubukan na nating testingin. Kaya ito, kakabit na natin yung kanyang fan belt. Kasi at ang ginagamit natin ngayong makina sa ganitong aparato ay high speed. So, pwede yung Straton, yung gasoline engine. Dati gasoline engine ang ginagamit, pero nung mauso na yung mga high speed na mga diesel engine, ito na ngayon kasi mas matipid. Kasi kung hindi tayo gagamit naman ng medyo matipid, mataas kasi ang andar nito kapag kayong tinesting na. Kaya obligadong dapat diesel, at least diesel engine ang gagamitin para yung ating konsumo ay medyo maminos. Dahil kung gasolina, sa taas ng andar na gagamitin ito, sigurado magiging makonsumo, magastos. Kaya ganun mga kalupa, ang kailangan natin gamitin ay diesel engine. Kaya sa oras na ito, itestingin na rin natin kung yung ating makinang ginamit, kung siya ay aprobado yun sa ating aparatong tartle teller o sa ordinaryong sinasabi dito sa amin ay pagong. Pagong hand tractor.
yung initial nating testing dito sa ating pagong o torter teller ay aprobado. Kayang-kaya ng ating makina na 12 horsepower na diesel high speed. Kaya kung kinuha ito mga kalupa ay dahil nga nang sa sobrang kita nyo naman sa sobrang lalim ng tamak halos sa lagpas 20 yung putik, kaya obligado gumawa tayo ng paraan para ma-resolve natin yung problema sa hirap ng paghahan tractor ng ating maputik na linang. Ang para sa kalaman po ng nakakakita o nakakapanood, ang atin pong order ng turtle tailor pong ito ay sa ngayon 2020 nagkakahalaga siya ng 30,000 pesos. Hindi naman natin na pinopromote yung kasi sa kasalukuyan ito yung kasalukuyang na prevailing price ng ating turtle tailor o pagong. Sa mga susunod siguro mga panahon ay baka tumaas. At kaya nga naobliga akong kumuha nito ay dahil nga nang sumubra na yung lalim ng tamak sa aking tubigan na nahihirapan na ang hand tractor, yung ordinaryong hand tractor na ito ay trabahunin. So sa tingin ko ngayon, hindi na tayo masyadong mahihirapan na maisaayos yung preparasyon ng ating linang, lalo tigit pagka ganito masyadong malalalim yung putik. Ito mga kalupa, oh, halos hanggang lampas hours hanggang 20 yung putik, kaya naobliga akong kumuha nitong pagong. Mga susunod na sa maaring mamaya ay ipakikita namin sa iyo kung paano yung sa mismong linang na hindi pa nalilinis o naararo, at para makita pa natin kung ano ang effectivity sa area nitong ating turtle tailor o pagong. Ito susubukan natin itong ating turtle tailor dito sa dito siya malinis sa magpupulong tibahin. Natin makikita kung ano pa kanya kakayahan para maglinis ng ating linang. Mga kalupa, pakikita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng ating tinrabaho na hindi pa nadaanan ng ating turtle tailor o pagong. Makikita ninyo na ayun, diba? Bagay, nakakapagod rin, pero kapag ganitong medyo maganda naman yung resulta ay ayos lamang mga kalupa, diba? Ito yung dinaanan natin kanina na madamo na pinag-anihan ng palay na hindi pa nahantaktor kasi masyadong malalim ang putik. Ito naman yung hindi pa. Ibig sabihin, kapag ganito ang trabaho ng ating pagong ay pwede nating masabi na epektibo yung ating pagkakakuha ng pagong. Epektibo sa ganitong klase ng linang na sobrang napakaputik, napakalalim ng tamak. Ito mga kalupa, oh. Yun, oh, halos hanggang tuhod yung putik. Kaya naobliga tayo na magkagumamit ng pagong. At kung ganito naman ang resulta ng ating pagbibigay ng solusyon sa problema ng ganito na matamak, ay sigurado namang makakaresolba at makakaraos ang pagpapatayim ng maayos at yung preparasyon pati ng bukid ay hindi na maantala. Kasi malaking abala yung hindi natin matrabaho agad-agad ang ating bukid dahil lamang sa wala na tayong mag-aamit na makinarya. Bagamat marami ng mga makinarya ginagamit sa ating mga bukiran, pero yun nga ang sinasabi ko, may mga disadvantage at advantage po
ang mga bagong makinarya ang ginagamit po ng mga magsasaka sa ngayon. At sa ngayon, dito sa aking linang, ang epektibo ay ang ating pagong. Magandang araw.